Welcome back sa aking channel, mga katropa. Noong sumiklab noon ang digmaang Koreano noong 1950 hanggang 1953 laban sa mga komunista, maraming bansa ang naghatid ng tulong militar sa bansang Korea para mapigilan ang paghasik ng mga komunista. Tanging ang Pilipinas lamang ang bansa sa Asya ang tumulong noon sa bansang Korea. Nagpadala ang Pilipinas noon ng mga sundalo para tumulong sa labanan. Ang mga sundalong iyon ay nagpakita ng katapangan at bagsik sa pakikipaglaban. At hindi sila umatras sa mas malakas at maraming mga kalaban. At isa sa mga sundalo na ito ay ang opisyal na si Captain Conrado Yap. Pinamunuan niya noon ang ibang unit ng mga sundalong Pilipino at buong tapang na lumaban sa mga komunistang Chino. Kaya't ating alamin ang kwento sa likod ng kabayanihang ito. Kaya kung bago ka palang napadpad sa channel na ito at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Si Captain Conrado Dumlao Yap, ipinanganak noong 1921 sa Candelaria, Zambales. Siya ay nagtapos ng Philippine Military Academy noong 1943 at ang pinaka-decorated na Pilipinong sundalo na ipinadala sa digmaang Koreano, at siya ay namatay noong April 23, 1951. Siya ay isang opisyal ng Philippine Army na tumanggap ng pinakamataas na parangal para sa katapangan at kagitingan, ang Medal for Valor. Kasama siya noon sa mahigit 1,000 sundalong Pilipino na binuo ng 10th Battalion Combat Team ng Philippine Expeditionary Forces to Korea, at isa siya sa 5 pangkat ng Philippine Army Battalion Combat Team ng mga pwersa ng United Nations Command na lumaban sa Korea noong 1950 hanggang 1953. Sa pagpasok noon ng mga Chino sa digmaang Koreano noong Nobyembre 1950, naglunsad ang mga sundalong Pilipino ng isang malaking opensiba sa pamumuno ng tropa ni Captain Conrado Yap ng 10th Battalion Combat Team. Nilabanan nila ang 40,000 sundalong Chino. Ating gabi noon ng April 23, 1951, sinalakay ng mga pwersang Chino ang mga sundalong Puerto Rican na nakaposisyon sa kanlurang panig ng 10th Battalion Combat Team. Hindi nakayanan ng mga sundalong Puerto Rican ang lakas ng mga sundalong Chino, kaya umatras sila. Sinimulan namang isunod ng mga sundalong Chino ang mga naka-frontline na sundalong Pilipino. Isang plato naman ng mga sundalo mula sa 10th Battalion ng Tank Company ang nakipaglaban bilang infantry sa ilalim ng kuman ni Lieutenant Jose Arciaga, ang pumuesto sa isang burol sa tabi ng 10th Battalion Combat Team. Mataas ang burol na pwesto nila at tanaw nila ang nayon ng yultong. Sinugod sila ng mga pwersang Chino, ngunit lumaban ang mga sundalong Pilipino sa ilalim ni Lieutenant Jose Arciaga, at sa labanang ding ito nasawi si Lieutenant Arciaga. Bilang commanding officer ng Tank Company ng 10th Battalion Combat Team ng Philippine Expeditionary Forces to Korea, noong April 22, 1951, si Captain Conrado Yap ay nagpapatupad naman noon ng opensiba bilang isang advanced element ng frontline defense ng United States Army laban sa isang napakalakas at superior na kalaban. Sinalakay ng mga pwersang Chino ang mga posisyon ng mga sundalong Pilipino. Bilang bahagi ng pangkalahatang opensiba sa mga kalaban, sinabihan siya ng kanyang pinaka-frontline na unit na ang kanilang mga kalaban ay nagmamadali na upang makupkup ang kanilang posisyon sa burol. At nang malaman niya na namatay ang commanding officer ng isang unit na si Lieutenant Jose Arciaga, ay napatay ng mga kalaban, si Captain Conrado Yap naman ay determinadong depensahan ang kanilang posisyon kahit anong mangyari. Nag-reinforce sila sa naipit na tropa ni Lieutenant Arciaga. Nilabanan nila ang mga sundalong Chino ng 1 oras sa matinding bakbakan. Marami din sa tauhan ni Lieutenant Arciaga ang nasugatan at may nasawi pa, kasama na siya. Si Captain Conrado Yap ay desididong iligtas ang naipit na unit ni Lieutenant Arciaga.
Siya ay gumapang mula sa fax school patungo sa ibang fax school upang patatagin niya ang kanyang mga tauhan at hinikayat sila palakasin ang loob at lumaban. Inutusan niya ang mga ibang tropa sa ilalim ng kanyang kuman na mag-back up sila. Sinalakay nila ang mga kalaban na humantong sa isang mainit at mabangis na sagupaan at upang makuhang muli ang mga posisyon sa Bohol at para mailigtas ang mga naipit ng mga tropa. Nagtagumpay silang makuha ang katawan ni Lieutenant Arciaga at ng kanyang tatlo pang mga tauhan. Pero hindi pa rin sila huminto at nagpatuloy sila sa pag-atake sa mga kalaban. Mga 300 metro ang layo mula sa mga kalaban, hindi niya inalintana ang madami ng mga kalaban at lakas ng kanilang armas katulad ng machine gun, tanke at kanyon at iba pa mula sa mga kalabang komunista. Hanggang sa nakita niya ang isang sundalong may tama sa dalisdis ng Bohol at hindi na niya nalintana ang kanyang sariling kaligtasan at agad na tumakbo si Captain Conrado Yap patungo sa sugatang sundalo upang tulungan ito, ngunit nagbabaril siya ng mga kalaban at natamaan siya at bumagsak sa lupa na wala ng buhay. Ang kanyang pambihirang kabayanihan hindi matutumbas ang katapangan at kalmadong pagpapasya na may panalo ang laban para sa kanyang buong batalyon ay sinaluduhan ng kanyang mga kapwa sundalo at ng mga iba pang kalyadong bansa na kasama nilang nakipaglaban sa Korea. Namatay siya sa labanan noong umaga ng April 23, 1951 sa isang matagumpay na pag-atake muli laban sa mga komunista. Naging inspirasyon ng matauhan at mga ibang sundalo ang kanyang kagitingan at katapangan. Ang kanyang matauhan ay nagpatuloy sa pakikipaglaban at pag-atake sa mga kalaban na nagdulot ng maraming nasawi at nasugatan mula sa panig ng mga kalaban hanggang sa sila ay umatras. Ang ipinakitang tapang ni Captain Conrado Yap, ang debosyon niya sa kanyang tungkulin at ang mahusay na pamumuno ay sumasalamin sa pinakamataas na kredito hindi lang para sa kanyang sarili kundi sa buong hukbo ng Republika ng Pilipinas. At iginawad kay Captain Conrado Yap ang pinakamataas na parangal, ang Philippine Medal for Valor ni Pangulong Elpidio Quirino na siyang pangulo noong panahon na iyon. At ng United States Distinguished Service Cross ng Estados Unidos para sa kanyang maginawang katapangan at kagitingan sa Battle of Yultong. At si Lieutenant Jose Arciaga ay pinagkalooban din ng United States Distinguished Service Cross bilang resulta ng kanyang mga katapangan at kagitingan sa Battle of Yultong. Ano ang masasabi mo sa pinakitang katapangan ng masundalong Pilipino para ipagtanggol ang bansang Korea? I-comment po lang ang iyong opinion. Hanggang dito na lang ang ating maaksyong kwento at hanggang sa muli pa nating video.